Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Salamat sa mga dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang ho tayo ng reaction dito kay Vlogcaster Armandine. Oh, one day ago lang ho ito, eh. No? Duterte, nag-report kay Marcos ukol sa meeting kay Xi Jinping. Pakinggan natin si Armandine. Si Idol, ha? Views, Action, Destiny, and Vlogcaster Armandine. So, maganda yung topic natin. Roque Escaran. Finally. After almost 1 month. Remember that, ha? After almost 1 month na sa meeting ni former President Duterte kay Xi Jinping sa China, last July 17 pa, ha? July 17. Ha? Na take note of the very, very long time. So, it was only last Wednesday night na formally nag-report si former President Duterte kay President Bongbong Marcos to report about his trip doon sa Beijing where he met with Xi Jinping. At blinag natin noon na nagalit at nainsulto si Marcos, although medyo yung pananalita niya parang medyo diplomatic ang dating na okay lang daw, any negotiation daw is welcome, close naman daw si, although merong patama sa huli nung sinabi niya sana. Okay, maganda sana kung nag-meeting siya kay Xi Jinping. Sana diniscuss nila yung issue ng ang tawag niya, shadowing eh. Yung ginagawa ng mga Chinese Coast Guard at saka militia na hinaharas, hinahabol, hinaharangan yung Philippine Coast Guard or yung mga Filipino fishermen sa South China Sea. Kasama na yung kwan na sila ngayon, umiikot na sila dyan. Iniikutan na nila yung kwan at hinaharas yung mga marines natin nandyan sa na grounded na BRP Sierra Madre. Yung barko natin na nag-grounded dyan dahil hindi yan masyadong malalim, yung Ayugin Shoal. And according to Senator Bato, hindi natin alam kung paano nakuha niya itong informasyon, balak doon ng China na hilain yan para pwede na sila gumawa ng another dagdag na base dyan, na military fortress dyan. Baka naman nabili na ng China yung Sierra Madre, Idol. Gagawing tanchan. Ha? Bulok na nga eh. Sige, ito lang. Yan na lang, barko na kalawangin na barko na at nandyan po yung mga marines natin. Yan na lang nga ang simbolo ng presensya natin dyan, alisin pa nila. So, kaya, this was the environment existing when former President Duterte met with Xi Jinping. Kumbaga, sabihin nyo na kung ano. Sabihin na ni President Duterte na kung ano paman. But to me, it's a clear sellout. Kumbaga, na-set up talaga nila ito. It's a clear pagbebenta nilang dalawa ni Xi Jinping sa Pilipinas. Sinet up nila ito. Remember guys, nung pumunta siya dyan, it was at the height or only a few days after na sinelebrate natin yung decision ng UNCLOS, ha? United Nations Law of the Sea, kung saan na inawardan tayo as having ownership and territorial control of yung territory natin, including yan sa West Philippine Sea. Talo ang China. So pumunta si Duterte a few days after we celebrated that at naging balita yan ng all over the world. Napunta tayo sa global news dahil during the anniversary, European countries including America
including Japan, France, and Asian countries and North American countries na led by America, they congratulated us and they assured and they asked China to respect that decision ng UNCLOS. So kumbaga, bugbog sa media, sa publicity ang China. That's why talagang sinet up ni Duterte at ni Xi Jinping na ipakita na kahit nagse-celebrate tayo ng ruling ng The Hague, but the hearts and minds of the Filipino people were loyal to China. They're loyal to Duterte. And they're not loyal to Marcos, the Philippines, and America. Kasi hindi naman diniscuss, hindi naman sinabi doon sa discussion ni President Duterte. President Duterte or sa kasi naglabas ka agad, alam niyo talaga set up eh. Kasi kung hindi set up 'yun, hindi naglabas ng press release, naglabas ng video at naglabas ng pictures ang Beijing government at saka yung itsura nilang dalawa, parang head of state pa rin si Duterte na meron state visit. Kung meeting lang yun, dahil bumisita lang doon si Duterte kasi meron siyang inaugurate na school doon na pinangalanan, in honor yung China, yung nanay niya. Sana, nakita sila sa isang hotel, nakita sila sa office mismo na si Jinping, sa yung hindi yung sa hall, official banquet hall, kung saan heads of state lang tinatanggap. So sinet up talaga nila para makita ang picture sa buong mundo that Duterte is still in control of the Philippines, that Marcos is tanga at duwag, walang control sa Pilipinas and weak. Kaya insulto yun kay Marcos, kaya nagalit si Marcos, because ang laman pa ng press release na both leaders daw, si Xi Jinping, ni-repeat niya yung support niya sa Pilipinas, and then yung si Duterte daw, according to the press release ng Beijing, also express support to China. Hindi naman sinabi doon, ang press release, Duterte and Xi Jinping met to discuss about rising tension in the West Philippine Sea. Ang masakit, ang tension only brought about by China. Sila lang man ang nag-aabuso. Sila lang man ang bubuli sa atin. Kailan ba kayo narinig na nambuli tayo sa kanila? Sila lang man. Sana yun ang nakalagay sa press release. Kaya hindi ko alam ano pang i-report ni President Duterte kay Marcos. Pero siguro bulahan na lang. Ang nakikita ko lang dito ay natakot si Marcos. Natakot si Duterte kay Marcos kasi ang sagot almost one month ago, kasi 18 ata, July 18 or 19, kagad sinabi na ni Marcos na kungwari alam niya yung trip. Pero hinihingi niya kay Duterte to make a formal report anong pinag-usapan nila. Pero hindi dumating si Duterte. Ngayon, kwan na? August 3 na. Kagabi pa lang, pumunta sa Malacanang. Ang tingin ko, ang nag-trigger sa action ni Duterte na talagang natakot na, yung meeting ni Bongbong Marcos, yung bilateral meeting at state visit ng head ng European Union countries, si Van der Leyen, na pumunta rito and assured the support of European Union sa UNCLOS ruling. Alam nyo kasi mga boss, no, si Duterte mulat sa poll wala siyang ano eh. Tsaka si Duterte dati sinasabi naman niya eh, na weak leader yan. Ngayon kung sinasabi ng mga ibang tao na yun nga, parang walang respeto si Duterte sa ginawa niya, pagpunta niya sa kay Xi Jinping at may pag-usap na kung anong akala mo siya ang presidente, kaya sinasabi ni Idol, no? Respeto baka mo? Paano may respeto ni Duterte yan? Dating sinabi na nga ni Duterte yan, Brad, na
nung nangangampanya pa lang. He is a weak leader. Wala siyang alam. Ano alam niyan, sabi? May ano ba nagawa na niyan, sabi niya. 'Di ba noon, oh. May bagahe yan. Walang respeto talaga si Duterte diyan, at hindi 'yan ang hindi 'yung klase na 'yan ang irespetuhin ni Digong. Mga chip naman. Oh, 'yung Diyos nga eh, hindi niya nirespeto 'yan pa. O dati na niyang dating maliit na ang tingin niya diyan. Dating ang tingin niya diyan ay talagang bobo. Oo, oh, 'di ba? Oh, tsaka 'yun may bagahe nga, cocaine. Kung ano 'yung sinasabi nito eh. Mabigat talaga sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Dati si Duterte lang eh. Ngayon talaga masyado humagulo. Dalawa na sila mag-ama, ang presidente pa si Marcos, no? Tsaka alam nyo mga chief, hindi ko maubos maisip kung si Marcos sa adviser lang ho talaga mabubuhay ito eh. Sa totoo lang eh. Oo, kasi nung balik tanaw tayo ha mga sir, mga boss. Nung pa hong bago mag-eleksyon, oh, di ba? Marami na hong lumabas na kung ano-ano, pero yun nga, walang kwenta. Nanalo pa rin ang COMELEC. Ha? Na yun nga, hindi nagbayad na yan. Non-filing of income tax return, 4 beses, kung ano-ano na. Oh, estate tax, 203 billion. At ang pinakamabigat, yun nga. Sabi niya, graduate siya na Oxford. Oh, yun pala, oh, binasa nung kasama ni ito, si Tunying. Yung sa dos por dos. According to Oxford, tinignan daw sa Oxford. He did not. Oh. Ha? Tsaka talaga pong ano eh. Ewan ko pa paano ka in-interview yan. Ano bang pangarap mo dati? Oh. Gusto niya maging astronaut. Interview yan ha. O siguro. Yung isang pangarap pa niya, rockstar. O ngayon, biglang His Excellency siya. O. Sino si Nikki Cosenteng? Ano sabi ni Cosenteng? Kasama ko yan sa kongreso. O, parating absent yan. O. In-interview rin yung pagiging gobernador niya sa probinsya. Tin-interview yung pari ba yun. O, sino yun? Matanda na doon sa Ilocos. O. Bihira raw nilang makita. Oh, puro ano lang daw, pasulput-sulput lang. Oh. Tapos ngayon presidente. Kaya alam ni Digong kung ano 'yan. Si His Excellency na 'yan. Oh, alam niya 'yan. Oh, nawala talaga. Oh. Advisor lang talaga ang ano diyan eh. Oh. Tingnan niyo. Di ba kayo nagtataka, hindi siya nakikialam sa peace and order, halos wala siya. Bakit? Eh, nandiyan naman kayo mga general kayo, di ba hala kayo dyan, anong alam ko dyan? Yung nangyayari sa Shabu-Shabu, yung mga police, na gano'n, meron ba yung narinig na sinabi ni Bongbong na ganito-gito? Yung 1,000 kilos na Shabu na police ang involved, o... Oh, hindi siya umiimik eh. Paano eh, paano siya yun? Oh. Yung kay Rimulya, yung anak ni Rimulya, o oh, ang daming nagsasabi na dapat eh, ganito-ganito. Wala imig siya. Hindi niya ho ano eh. Advisor lang talaga ang aano kay Bongbong. Wala po mga boss. Ang katayuan ho niya sa totoo lang. No? Para ho siyang isang estudyante. Ngayon, nandun siya sa taas. Siya ang principal. Biglang principal. Yun po yan eh. Oh, drop out ha. Hindi nga nakakatapos eh. Diba? Yun na lang parati kong nanonon eh. Nung sa vlog ko. Sarili nga lang ho niya. Hindi niya pa napabuti. Tapos siya ngayon, hahawakan niya ang bansang Pilipinas. Mapapabuti niya. Sarili niya. Pinag-aral siya sa ibang bansa, sabi ni Digong. Oh, kaya magaling yan mag-English. Yun lang, sabi niya. Kasi kung saan-saan yan pinag-aral. Si Digong nagsabi, di ba? Oh. Pero yun nga, sabi nung partner ni Tunying, yun ba yun?
According to Oxford, he did not finish. Oh. Pero yun nga, meron siyang special diploma in social studies. Diyos ko. Ganun ang nangyari dyan. Drop out ho siya na estudyante. Pero siya ang naboto para maging principal nung university. Eh mabuti ko, university lang eh. Buong Pilipinas, siya ngayon ang excellency. Paano? Tignan mo yung ano niya, advisor niya, o si Enrile. May 101 na yata. Ngayon, only in the Philippines po yan. Wala akong ganyan. Oh, yeah, si Enrile. Diyos ko. Convicted pa yata sa PIDAP, di ba? Kaya lang, ito, humanitarian reason, kaya hindi na nakulong. Oh, mga chip. All ng Pilipinas. Wala, may maririnig ba kayo kay Bongbong tungkol sa mga peace and order na ganyan ganito? Wala. Oh. Ang gulo-gulo ng Department of Justice. Oh. Pati si Bantag, wala na siya sabi, si Tebes, wala na siya sabi, wala siyang ano yun. Malayo talaga eh. Iba ho kasi ama eh. Oo, iba. Oo, alam ang batas, bar top notcher eh. O, eto, ano, drop out. Paano? Paano niya bubungguin niya? Although, siya nga ang ano, eh, yung mga nasa baba niya, paano? O. Ay, nako mga boss. Kahirap po yan. Kaya hindi, wala ho akong, ano, sabi mo, aasahan mo na mapapabuti niya ang Pilipinas. Siya? Paano niya makagawa? Tapos, eh, mabigat dito, ha? Presidente na siya pa ngayon may hawak ng Department of Agriculture. Sipin nyo, no? Presidente na, DA, siya pa sekretary ng Department of Agriculture. Kawawa po itong Pilipinas na to. Yung Vice President naman, Defense Secretary. Diyos ko. Si Duterte naman, yung tatay niya. Puta China. Niwan-diwa, wala kalam-alam si His Excellency. Nakipag-meeting. Ano pa lang, mag-eating. Sam, ewan ko, Lord. Wala. Pag nanood lang talaga, ang tunay na may-ari nitong Republika ng Pilipinas, wala akong mangyayari. Gaya sabi ni Coco Pimentel, may pag-asa pa ika sa tulong ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino. Nananawagan ako si Coco Pimentel. Lord, wala po. Department of Agriculture Secretary. Underground. Dropout. Wala po eh. Wala po eh. Presidente oh. Wala eh. Ewan. Lord. Yun nga. Ang logo natin, God Save the Philippines. Ang kapal-lambot ng mga boss. Si Vlogcaster, madiin ho talaga kumana. Oo, talagang. Bilib ako sa kanya. Para ho siyang si Percy Lapid na. Oo. Torne Enzo Recto, ganun din. Christian Isguera. Oo. Ang gagaling. Maski ho yung Atty. Claire. Oo. Atty. Claire. Ayan. Castro. Galing. Magaling din mo talaga. Eh sa bagay, ano nga ba asahan nyo dyan? Lumaki po sa layaw talaga yan eh. Si Excellency, oo. Lumaki po sa layaw. Oo.
Gobernador na siya doon sa Ilocos eh. Oh, tatay niya pa presidente at that time. Oh, mabata. Yung magbabayad lang, papile lang ng income tax return. Oh, hindi pa nagawa. 82, 83, 84, 85 yata. Oh, for consent, kaya nakakasuhan. Oh. Sarili nga lang niya eh. Sarili nga lang niya eh. Oh. Iuutos lang niya, oh, di ba? Magpile ka, ba, yung... Nakasuhan pa, oh. Ngayon, presidente, wala ko tayong mga ano dyan. Ewan ko. Posible ko talaga. Yan o, aasa sa mga advisor niya. Kung ano sa imbulong, yun. Oo. Yung mga bubulong sa kanya. Kaya to si Digong, kabado yan. Oo. Oo. Kung yan si His Excellency lang, o hindi siya bibigay niyan. Eh, paano yung mga bumubulong dyan? Hindi mo pwedeng hindi ibigay yan. Ha? Sa gabal sa atin yan. Mga ganun ang ano niyan eh. O. Eh, paano? Huwag ka na mag-isip dyan. Ganun yan. Istorbo sa atin yan. Yan ang, siguradong yan ang magiging ano dyan eh, mga boss eh. O. Eh, plastika na lang yan eh. O, diba? Oh, pero hindi papayag 'yan yung mga nasa ano niyan na makabalik yung ano yung Duterte. Hindi ho 'yan papayag. Ewan ko ha. Putres, yari sila diyan. Oh. Alam nila rin 'yan, alam nila rin 'yan kung ano 'yan, oh. Ewan. Ha? Sige, magkulam na po tayo. Yun lang ano. Pinamumunuan ho tayo ng isang pangarap niya, astronaut tsaka rockstar. Sabi nga niya, no? Yung PCGG, si Ruben Carranza, $10,000 ang budget niya. Ah, allowance niya. Galing sa kaban ng sa gobyerno. Gaaral sa Oxford. Hindi pa nakatapos. Tapos niya, ewan. Oh, sige na. Kalat ni Baya, shout out. Hmm? Shout out Akira Milos, where are you na? Ha? Shout out Miss Adelita Belarmino. You are the best, sabi ni Kalatni, ha. Oh, shout out, ha. Friend ka ni friend Kalatni, di magka-friend rin tayo Adelaida Belarmino, ha? Romeo Reyes Jr., shout out. Ang ganda niyang sinabi ni Senator Coco Pimentel. Ito yung ano, comment niyo sa akin doon sa ang tunay na kalagayan ng Pinas ayon kay Senator Coco Pimentel. Oo, ito. Oo. Ha? Sika lahat niya ulit. Good evening, Karoke. Ay, talaga lang, Karoke. Kaya palagi ang pakiyaw ko ng panty. Kasi madali lang bumaba. Ha? Rolando Cruz, shout out ha. Pero ng panahon ni Digong, wala siyang sinasabi. Wala akong believe dyan. Bakit ngayon lang yan nagdadadakdak? Tanong mo kung saan din nila ang mga inutang kasi malapit na ang eleksyon. Oh, mukhang hindi believe si Rolando Cruz. Dito kay Coco ha. Kalat niyo. Wala rin tong walwal laway ni paring Coco. Hanggang walwal at forma lang ang senador na ito. Wala rin bilip si Kalatni. Ang tanong, may gagawin ba siya sa mga pinagwawalwal niya? Ayun, patay tayo dyan. Sa nasabi ko na, paano lalabanan ng gobyerno ang korupsyon? Eh ito mismo ang factory ng korupsyon. Aber, walwal, laway, laway, walwal. Hanggang dyan na lang kayo, mga ungas. Ang galit ka na naman, Kalatnik eh. Ah, may katwiran siya, di ba? Pero magandang pakinggan kasi Kalatnik, yung mga sinabi niya. Totoo naman, di ba? Yun nga lang. Tama ang tanong mo. Paano niya lalabanan, di ba? Oh, pero yun nga, sabi naman niya eh. Sasama na raw siya eh. Kailangan daw taong bayan eh, di ba? Ah. Ludimel Dulalas, shout out. Sabi niya, hindi na makakaahon ng Pilipinas sa utang.
kung ang nakaraang 6 na trilyon ang utang ay hindi nakaahon, paano pa kaya sa 14 trilyon at pataas pa? Totoo yan, Ludimel, wala na yan, walang pag-asa yan. Ah, lalo ngayon, Maharlika pa, sus Mariosip. Yannick Ordobe, shout out to Maas offshore account nila. Tumaas ang offshore account nila sa importation, tong pats, utang. Yang legacy ni Duterte, ginaya lang niya, ginawa ni Marcos Sr. Unlimited money for life na porsyento pa lang niyang sako-sakong hatian. Totoo. Ludimel Dulalas ulit ito. Ang totoo niyan, gusto ng mga corrupt nalulubog ang Pilipinas para sa tuwing eleksyon, sila ang hahanapin ng mga bayarang butante. Totoo yan, Ludi. Ha? Rolando Cruz ulit ito. Yung mga katabi mo sa Senado ang sabihan niya dapat, at alisin yung mga political dynasty diyan. Diyan lang sa Senado, mag-iina, magkakapatid, pinsan, sa Kongreso din, sa local government, magnanay, magkapatid, magpinsan, sino pang sisita kung maungurakot ang nanay, kapatid mo, pinsan mo, bubukuhin mo ba? Wala yan si Coco, puro ngak-ngak lang yan, patay tayo diyan. Marami rin yung ano ha. Eh wala eh. Mabigat kasi itong Rocky Warriors talaga. Hindi basta-basta ito eh. Siyempre, maghahanap ito eh. Kung talaga, hindi ka kaya kay BP Lenny, talagang wala kaming masabi. Diba mga chief? Ogie Casaneda, shout out ha. Sabi niya, totoo yan. Worse na ang kalagayan ng bansa. Kailangan na mga Pinoy ay kumilos bago mahuli ang lahat. Gumising na kayo. Yun nga sinata. Yun nga, parang yun na tunog na sila, sabi ni Coco Pimentel. Eh, diba? Banseeker, shout out. Tagal na wala si Banseeker. Kung naaalala nyo si Boy Pickup sa Bubblegum, ayan mismo si BBM. Siya ang Boy Pickup in real life. Kayo na ang mga sinasabi niya na katotohanan ay may mga Boy Pickup din. Siya na may mga troll, sabi niya. Masyadong sakyan ha. Al Olalia, shout out ha. Coco Pimentel, Bartap Nacher, bakit ngayon lang? Tagal mong nakaupo sa Senado, naging enabler ka pa ni Duterte. Yung partido mo ngang padapalaban eh, pinaagaw mo pa kay Duterte Taning. Hindi pa naman huli kung ipaglalaban mo ang mga mayang Pilipino. Panindigan mo, Senador. Suportahan ka namin, mga Pilipino. Labanan mo ang nakawan sa gobyerno. Magandang araw, Sir Roque. Magandang araw, Al Olalia. Huh? Oliver Monti, shout out. Katotohanan, ang mga pahayag ni Senator Coco Pimentel. Ukol, patukoy sa estado, kalagayan at fact ng ating bansa. Talagang nakakabahala. To, may isang ayon din kay Coco. Ha? Huh? Ferdinand San Juan, shout out ha. Good evening po, Carox. Maganda yung pahayag at puna ni Senator Coco Pimentel sa nangyayari sa ating bayan. Ang kahirapan ng mamamayan sa ngayon, ano na ang magiging kinabukasan ng ating bayan? Lubog na sa utang at grabe ang korupsyon sa gobyerno. Dasal sa mahal na Panginoong Diyos na pagbabago sa mga namumuno, maawa sa atin at kaayusan ng ating bansa. Maawa sa atin at kaayusan ng ating bayan, sabi niya. God bless po. God bless, President San Juan. Friend Amy Bingson, shout out ha. Dolor Garcia, Bilinda Magtangob. Mga friends, shout out sa inyo dyan sa Italy, ha. Sabi niya, palagi kong sinasabi, sabi ni Friend Amy, palagi kong sinasabi na palubog ang Pilipinas. Hanggat andyan ang mga ibinoto ng mga bobong butante. Totoo. Ay, naku. Ewan ko ba naman sa mga butante, no, Diyos ko. Pinapanood ko yung TikTok. Ngingiti lang si Sandro, sumisigaw na sila. Nanood ako TikTok. Ngingiti lang si Sandro Marcos. Alak ng weteng. Ano? Pilipinas. Si Digong naman, pag lumabas ng bahay, dinudumog naman daw. Mga ganun eh. Magmumotor. Ewan na, Lord. Ano na nangyari sa mga Pilipino? Ha?
Nico Technico, shout out. Sir Rox, good evening po. God bless, oras na talaga ang kailangan ngayon na sana gumising na mga taong bayan at kumilos. Napakalalanan ng bansa at hindi pa maaasahan ating mga mambabatas na nakikinabang sa gobyernong sindikato. Sana sumiklab na ang galaw ng sambayanan na magkaroon pa ng paglaya ang inang bayan sa kamay ng mga tulisang politiko na ganit at walang budhi. Yun nga eh. Sana nga Nico. Kailangan talaga ano eh. Itsura na to talaga military takeover lang. Matinong military takeover ha. Matinong martial law. Oo, hindi politiko mamumuno, ha. Yun na lang ang pangarap ko na pwedeng magsalba sa katayuan nitong Pilipinas. Sa politiko wala na pag-asa. Maliba na nga lang kung ipapapatunayang nadaya si BP Lenny at kagaya ng mangyayari na ginawa kay Marcos Senior at ang iniupo ay si Cory Aquino. Ng taong bayan, pwede. Diba? Dahil talagang sinasabi naman ng TN Trio na talagang totoo naman eh, diba? Na nagkaroon ng malawa ang dayaan itong nakaraan, diba? Eh, pero kung ganyan, wala sila dyan. Marco Duca, shout out ah. Senator, bakit hindi nyo sitahin yung bilyon piso ng confidential fund ng presidente? BP, mga iba pang opisyales ng gobyerno. Siguro kung magagawa ninyong sitahin sila ay mababawasan ang utang natin. Pwede naman. Lahat naman pwede. Basta sitahin nyo na sitahin. Eh, kakapal na mukha yan. Basta sitahin nyo yung mga yan. Basta akin yung kwarta. David Alvin Mendoza, shout out. Hello, Karoke. Sa mga Rocky Warriors, magandang gabi po. Tama naman po lahat ang sinasabi ni Senator Coco Jam Pimentel. Ang Coco Jam, ha? Ang kaso po, may pakiba ang tumatayong presidente sa Pilipinas? Lip service lang po ang ginagawa ni BBM. Hindi pa po ba sila nasisinok sa laki ng nakukurakot nila sa Pilipinas? Puro sila palamunin ng mga mamayang Pilipino. Sana nga po gumalaw ng kamay ng ating Panginoon Diyos at iligtas ang ating bansang Pilipinas sa kuko ng mga dayok-dok sa kapangyarihan at yaman ng bayan. Ang ganda naman yan, David Alvin Mendoza, ha? Marco Duca ulit o. Tama ka, Senador, sa mga sinasabi mo. Kaso, kayo din lang din naman ang mga kasama mo yung pinagmulan ng kahirapan ng mga Pilipino. Ngayon kayo yung sumusuporta kay Duterte na naglugmok sa estado ng mga Pilipino. Ganyan kagagaling ang mga Rocky Warriors. Ha? Pero tama ka dyan, Senator Coco. Kaya lang eh, baka gusto mo ng pangunahan sa EDSA. Ha? Abraham Velasquez, welcome to the club. Narinig ko noon panahon ng kampanya ang pagka-presidente, nababawi muli, sabi ng mga bata ni BBM. Ayos, nagkatotoo na sa dami ng korupsyon. Mabuti pa bilihin nagmamahalan ang taong gobyerno naglalabanan. Okay ka rin, Abraham, ha? Mabuti pa ang bilihin nagmamahalan, ha? Ang taong gobyerno naglalaban, ha? Tayo dyan. Paul Villanada, shout out, ha? Bidis Kuya Rox, may tatanong pa ba na ano ba ang tunay na kalagayan ng Pilipinas? Walang iba kundi sadlaks na sa lupa. Totoo. Pero pag nanonood ako ng ano, yung E80 Bulaga, pag nakikita ko yung mga nanonood, parang wala sa kanila. Nagsasaya sila. Wala eh. Parang hindi nila alam kung ano nangyayari, diba? Raul Villanada ulit ito. Palaging puyat ang pakiramdam. Si Thomas yan ang tumatanda. Meron na rin ako niyan. Ah, okay. Sky Makantan, shout out. Ha? Alam ba yan ng mga alam ba yab na mga gumising na kongresista, mga senador at presidente, presidente, vice president, abay mag-resign na
Senador, sa harap buhay ng mga yan, sabi niya, nakakuha. Ngudi Muma, shout out ah. Hi sir, good evening. Bakit dadana, ha? Bakit dadana lang kayo lumabas sa kalye at isama ninyo si Sara? Kapag lumabas kayo sa kalye, kailangan na tanggalin ang dalawa dahil yung isang maarting yung inapinta ng pinta kung saan-saan nag nawalan na siya sa papala isa. Hindi sila nanalo sa boto ng bayan, nanalo sila sa pandaraya. Ano, dadalang ang katapat, mga taong bayan ang dapat magbigay ng hustisya sa bansa. Ano ba tama, Coco? Dahil ninyo, dalin nyo sa kalye yan, Coco. Oo. Okay din yan, Moody Muma. Dapat si Coco mamumuni. Sky Makantan, shout out. Ay, naka-shout out na nga pala to. Nag-umpisa yan sa pagtambak ng Boracay. Nag-umpisa yan sa pagtambak ng Boracay sa Manila Bay. Imagine sa daming ramen at ligo at bigas na mga ginastos ni Auntie Porda. Dapat kakabagan na ng bigas. Kababain ang bigas at sibuyas. Sabi niya. Bernardo Chansing, shout out. Simula nang maupo ang Budol King ay nagtaasa na ang mga bilihin at mga taxes. Lahat na lang, pati dried peas at or tuyo, tumaas, etc. Hanggang ngayon, BBM ay puro budol din. Smuggling din na pinasukan ni Lisa Smugs Araneta, asawa ni BBM, na puro lutang, puro ngiti ng ngiwi pag nasa TV, Bulaldas Pamor. Sky Makanta na naman. Dapat dispatchahin kung sino man ang nagpapatakbo ng troll pan at nagpopondo. Baka malintik na mga yan. Galit siya. Sky Makanta na ulit. Dapat ikwaranto yung mga senador na Epal at Bobo. Sarap buhay. Tatlo yan sila. Di ba nyo sila kilala? Kakahiya yan. Sila kawawa ang Pinas, sabi niya. Ang dami ha. Sky Makanta na ulit. Kakahiya, pati yan si Garcia. Kasama din yata sa magic ng Smart Magic. Wala na tayong nakatulad ng RAM. Nakabayad. Nakabayad pa nga, Cory. Si Marcos na tatay ni Bongbong ang pasimuno ng lahat. At ito kaya tayo naghihirap, sabi niya. Johnny Bigood, shout out ha. Gandang gabi, Karoke. Nagtataka lang ako kung bakit hindi nagprotesta ang mga matatapang nating dating senador na sila Trillanes, Gordon, Kiko nung nakaraang eleksyon. Dapat alam nila nagkaroon ng dayaan pero tumahimik lang sila tulad ni Robredo. Tataka rin ako, Johnny. Kala mo ikaw lang. Maraming nagtataka. Ewan, Johnny, di ko rin alam. Marami naman tayo nagtataka. June 1392, shout out. June Lagon, my friend, shout out ha. Sabi niya, gising, bangon Pilipinas, patalsikin lahat ang mga buhayang matatakaw, walang kabusugan. Galit. Ramon Valencia, shout out. Bossing, good more night sa inyo dyan. Mab 70 na lang umalmas umalmas si Senator Coco. Sana ganun din sa ibang mga nakapuesto sa gobyerno, natutulog sa pansitan. Totoo. Si June ulit oh. Kung mapatalsik si BBM, hindi pwedeng iparin si walang AIDS. Totoo. Dapat yung nadaya, yun ang manan papalit, di ba? Rinaldo Gonzalez sumagot. Kung mapapatalsik si BBM, isama na si Sara lahat ng mga China, tapos ang problema, sabi niya. Ramon Valencia ulit. Bossing, napanood ko si Senator Lito Lapid.
si Tito Lapito. Wala naman daw problema doon sa lab Philippines. Parang hindi niya yata alam kung anong problema doon. Minsan lang nag-comment, wala pang maitulong. Eh, buti nga, nagsalita pa yan. Hindi, napanis na yung laway niya. Ah, Rafael. Rafael Aman Amatorio. Shout out. Welcome to the club. Mga bulag, ang majority senator and congressman. Saka ginusto ng mga tangang botante, pinili nila ang mga kurakot at politiko. Akalain mo bang pinili pa nila ang ex-convict kaysa sa matinong abogado? Totoo. Ha? Ana Mercado, shout out. Good evening, Karoke. Tama ka noon. Ha? Good evening, Karoke. Tama ka. No impeachment. We rather let Marcos than Duterte to rule. Both already greedy, but at least Marcos is weak. Sara, worse and greedy. At wala silang kayang gawin sa bansa. Totoo. Rafael Amontorio, let's snap election ang isulong, sabi niya. Wala rin. Maski pa mag-snap election tayo, kung saka yan pa rin ang COMELEC at saka ano, wala rin yan. Talagang dapat talaga para sa akin, military takeover. Isang matinong military takeover, ha? Wala na eh. Marilo Pabian, shout out. Good evening po, kayo. Good evening po, Kuya Roque. Sapul na sapul po talaga ng speech Senator Coco. Talagang makatotohanan na kalagayan ng ating bansa. Di tulad ng speech ni BBM na dinala tayo sa kabilang panig ng planeta. Na di natin naramdaman ang mga sinasabi. Keep safe, Kuya Rox. God bless always. God bless, Marilo. Ah. Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Naku, totoo itong sinasabi ni Coco Pimentel. Pero itong si BBM yan, walang pakialam sa mga problema ng masang Pilipino. Kita nyo, di man lang binanggit ito nung nakaraang sona, buti pa itong si Coco Pimentel at malakas ang loob na sabihin niya lahat ang korupsyon sa sakin ng gobyerno. Ito ang halos lahat na magnanakaw, di ba, Sir Rox? Oh, totoo yan. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning po, Karoke, watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Wala nang pag-asa ang bansang Pilipinas hanggang may mga tiwaling opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na ang Pangulo. Totoo yan. Elizabeth Iscari ulit oh. Hi, sabi niya. Sobrang dami talagang kapalpakan itong nangyayari sa bansa natin. Lalo na nung maupo itong digong na ito. At nasundan pa ng isang BBM na walang alam at pakialam, puro pa English lang. At akala ng bubutante, matalino na itong BBM. Ganong katanga itong mga diehard fans ng Pulangaw. Ano ang maaasahan natin kundi mawala na sana itong mga salot sa ating lipunan? Please God, help us. Have mercy on us. Yun na lang talaga magagawa natin, Elizabeth, ah. Ah. Friend Sherwin Sapeda, shout out Tia Deli, ha? Ines, shout out Christy Ansen, July 7 Alcantara, mga boss, ha? Shout out po sa inyo, ha. Sabi ni friend Tia Deli, oh. Isang malupit na pagbati po ng magandang buhay sa ating pong lahat, mga kapatid sa Rocky Warriors. As always po, God is good, God is great all the time, sabi niya. Through you, Sir Rox, naging isang buong pamilya po tayo dito sa Barangay Roque Avenue. Good feeling po that we are like extended family to each other po. Thank you po talaga sa inyo, aming Master Rox. Thank you po din sa mga kay Brother Raul po yata. Shout out sa iyo, brother. Thank you sa pag-hello sa yung Tia Deli. Di man po ako katulad ni Madam Maharlika na may bonggang-bonggang alindog daw. Ako naman may bonggang-bonggang pusong mamon. May takot sa Diyos at mapagmahal at maawain sa kapwa, lalo na doon sa mga kaawa-awa nating kababayan na para lang surot at ipis kung ituring, ha, ng mga mayayaman. But nothing much we can do
but to pray for them because sadly that's how justice system works in our country, sabi niya. Thank you ulit sa'yo, Brother Raul. Credit goes to our Master Rox. Napagsama-sama niya tayo lahat dito sa puro mababait at may matinong pag-iisip. Sorry po kung may nasagasaan si Tia Deli. God bless po sa ating lahat, mga kapatid sa Rocky Waros. Wish and prayers ko po, magkita-kita po tayo in person, in God's will. Perfect time, sabi niya. Someday, sabi niya. Good night po sa ating lahat. Samahang walang umay, sa pagbanat walang inuurungan, mga intropang tigasin lang. Muli po tayong lahat po ay nagpugay. Tia Deli from California, USA, with love. Ingat po tayong lahat, sabi niya. Ingat ka, friend. Librado Ludovico ulit, oh. Sabi niya, sayang lang laway mo, senador. Manhid na ang magobyernong ito. Basta ang kailangan, magkaroon ng kukurakutin. Totoo yan, librado ka, ha. Ana Mercado ulit, oh. Karoke, additional sa Kuratong Baleling, Octavio Paruhinog, the founder and the one trained Duterte during Duterte's regime, killed remaining Paruhinog about drugs. Oh. Arnold po si Diego, shout out. Matagal ng problema yung korupsyon na yan. Katunayan nga, immune na kami. Totoo. Immune na taong bayan dyan. Okinawa dyan pa na. Corruption. Wala namang gamot yata dyan sa putris na corruption na yan, eh. Parang katangahan. Ganun din doon. Ay, naku. Shirley J. Sir, shout out. Yan naman talaga ang tunay at nangyayari sa bansang Pilipinas. Ha? Tama, Senator Pepe. Ay, Senator Pimentel. Gandang gabi, oh, Sir Rox. Sana po maliwanagan ang isip ng hipag mo para lahat kayo ay may katahimikan na wag naman ganon. Hindi naman niya yan madadala sa kabilang buhay. Oo nga eh. Mas mainam na yung habang buhay pa siya, ibigay na niya sa mga kapatid ang nararapat. Ako nga, tagal ko na dito sa Europe, wala pa akong yaman. Lahat ng kapatid ko, pinabahayan ko at pamangkin, pinaaral ko. Wag gahaman, Miss Grace. Masarap sa pakiramdam na pag namatay ka, naalala ka ng mga mahal mo sa buhay, sa mga kabutihan mo, hindi sa kasamaan. Diba, Sir Rox? Totoo yan, Friend Sherbin. Ay, Friend Sherbin. Friend Shirley J. Sir, totoo yan. Si Tia Deli ulit, oh. Sir Rox, pahabol. Chona, Tia Deli. May sariling Chona. Kala ko. Chona? Kasi di po ako masaya pag di nakakabanat kahit pa inaantok na. Para lang din sa si Maharlika, sa pagbanat, humanda ka. Kahit pa daw ipagurgur, kahit pa daw ipatumba, duwag lang daw matatakot kay Smugs at Madam Lisa. Anyway, eto. Anyway, tayo po'y bumalik sa usapang Chona. Chona. Palagay ko po, panawagan, Sir Pimentel, may puntos siya. Kababayan, pag-isipan, huwag po tayong maging husyunga. Ha? Pagmamahal sa bayan mo, dapat ay tumindig ka. Sobrang daming naghihirap. Pagdurusa ay sobra na. Kailan ka pa ba magigising? Pag lahat ba ay patay na? Di ka ba naaawa sa iyong mga nakikita? Kabataan, sumisigaw. Katarungan, nasaan ka? Sana lang ay wakasan na. Dating trillion iniwan niya, ngayon daw ay lumobo pa. Mga kababayan ko, sana lang gumising ka. Ang salo po ay apaw na. Ha? Dapat na pong kalusin siya. Ang sagot po
ay hindi gera, dapat lang na kumilos ka. Panloloko ay sobra na. Mambabatas, walang kwenta. Mas madami, puro buhaya. Magnanakaw, bintang nila. Saring-isaring anomalya. Dapat po, walang kwenta. Mga linta at anay pa. Litisin daw ang mga maisala. Ustisya ay ipakita. Sa mahirap ay lalo na. Lagi silang apektado. Laging sila ang biktima. Sila lang ang nakukulong sa tanim na ebidensya. Totoo, Tia Deli, off muna sa malupit kong tsona. Tsona. Kung mahaba, pasensya na. Dito, ako sumasaya. Dumadami ang Dabarkads, mga bagong kakilala. Tunay na mabait, siguradong walang duda. Good night po ulit, Sir Rox. Shout out po sa'yo, more power. Mabuhay ka po. Mabuhay, Tia Deli, ha. Friend Sherwin, ha. Propang tunay, Tia Deli. Sending love to all from California, USA, ha. User o si user? Shoutout user. Good evening, Sir Rox. Napakahusay naman ni Coco Pimentel. Dapat siya na lang ang mamuno sa bansang Pilipinas. Si Bonggong BBM, walang kwentang president. Ang utak niya, napakahidlang sa noo. Palayasin yan sa pwesto, Gunggung. Kibenermat. Maintindihan? Ito. Jane L, shout out ha. Sabi niya. Sir Rox, yung sona ni Bongbong, alam ng lahat na walang totoo sa mga yon. Pero syempre, yung mga fanatics, mga aliporis niya, mga kurap, mga Gunggung, okay lang sa kanila. Basta sinabi ni Bongbong, ayos lang kahit hindi ka magkanda ugaga sa hirap ng buhay, ayos lang sa kanila. Ang kaso si Rox, mas lamang ang, excuse my word, sabi niya, mas lamang ang bobo at walang hiyang Pilipino, kaya damay ang matitinong Pilipino. At yan ang unfortunate sa Pinas. Totoo. Jane L. ulit, si Rox, sa kaso ni Bantag, kung talagang piairali ng batas, kung ayaw magpakita ni Bantag, tuloy kaso, kahit wala siya. Ang tawag doon, he waived his right. Pero siyempre, nakasandal sa pader si Bantag. Ang batas ang mag-a-adjust. Tawa-tawa. Pastilan good, sabi niya. Jane L. Oteo to. Totoo yun, Sir Rox. Yung biyahe ng biyahe ni Bongbong, may hidden agenda yon. Palusot na lang niya yun. Naghahanap siya ng investor. Pero yung hidden wealth nila ang inaasikaso niya na nakatago sa iba't ibang bansa. Nabanggit ito ni Maharlico minsan sa vlog niya. Natatandaan ko pa. Oo, talagang bilib ka kay Maharlico, ah. Joe Flores, my friend, shout out, ah. Meno po, shout out. Brother Relly Asisio, shout out, ah. Sabi ni friend Joe, Donald Trump is facing possible 561 years of prison term. Oh, totoo ba to, friend? Sana si Gollum na putak ng putak noon na nagtatanggol kay Trump at maraming nilinlang na mga mangmang na Pinoy subscriber niya na si Trump is a great American president. Si Trump ay pinaniwala ang nagbigay ng sweldo niya sa mga mamayan, pero ang katotohanan ay 3/4 of his first year lang ang donation niya. Pero anong kapalit? Napatunayan na sa 4-year term niya sa presidency, $2.4 billion ang nakurakot nilang sangkapamilya. Knowledge is power, mga kababayan, para hindi mabudol. Cheers! Take care, Sir Rox. Take care, my friend. Brando Valdez, shout out, ha. Welcome to the club, Brando Valdez. Walang mangyayari kasi Duterte Marcos at puro utang, korupsyon. Naku! Kaya panahon na, people power na. Langan pinuno eh. Sayang talaga nung kay Commissioner si Bardugalan. Oo, si... Wala sa isip ko yung Commissioner na yun. Commissioner na Comelec. Oo. Yung binardagol ng binardagol si Bongbong. Di ko yan, doon pa lang dapat eh.
Es Marise, shout out. Good day po, Sir Rox. Tunay na nakakabahala talaga ang kalagayan ng Pilipinas. Mukhang di ramdam ng presidente ang mamamayang Pilipino. Ang katotohanan yun lang ang mayaman, ang tunay na masarap ang buhay. Marami ang naghihirap kesa dati. Tama lahat yung sinasabi. Sinasabi mo na very realistic mong sona. Sana pinagtatakpan lang lahat ang tunay na kalagayan ng Pilipinas. Nakakaiyak. Good job, Senator Aquilino Pimentel, Coco Pimentel, sa pagpapahayag ng tunay mong sona. Thank you po, Sir Rox, sa pagbasa ng aking thought comments. Mabuhay ka po and God bless always. God bless, S. Makise. Joe Flores ulit, oh. Ah. Sana mga Pinoy, nakagaya ni Coco Pimentel, ang maging leader ng Pilipinas. Natawa ko, sinabi niya, congratulations daw kay Boeing for obviously trying his best. Oo nga eh, di ba? Galing din siya eh, kinongratulate pa niya. Insulto personal, sampal na marunong na walang kwentang presidente. Totoo. Es Makisi ulit oh. Kilala ko yung minemention mong vlogger na yan, Sir Rox. Grabe, buong katutubo na yata ang napatayuan niya ng yero ang bubong. Hindi, Es Makisi, hindi. Konti lang. Laki kita nun. Higit 2 million subscriber niya, yes. In a way, nakakatulong siya through mga donation na sponsor. Totoo yan, ha? Pero, talagang, ba't pa siya pupunta sa kabundok-bundukan? Ang dami dyan sa tabi-tabi. Putri, so talagang makapang-ano lang, eh. Sheila Santos, shout out, ha? Sabi niya, ang balasubas na sonan is the junior. Marlene King, shout out, sabi niya, Karoke, good evening po. Magaling, matalino, tama po. Lahat ang masasabi niya sa Senado. Sila lang po ni Senator Risa ang kumontra at lumaban sa mga senador na lahat ay kampi ng at humihimod kay Ecstasy. Napakahirap, Karoke. Kailangan may isang katulad ni Senator Ninoy Aquino na matapang, walang takot, na kahit kamatayan ay sinuong at hinarap sa kabila ng pananakot at pagsasabi. Nila Imelda na may papatay pag-uwi niya, ngunit hindi natakot at inialay ang buhay sa bayan. Sayang ang ginawang kabutihan at sakripisyo at kabayanihan ni Senator Ninoy Aquino. Meron ba Karoke katulad niya? Si BBM puro pasarap, paglustay, pagnanakaw at alam. Kasama pa si Lisa Smugs na mayabang din, smuggler pa. Sinayang ng mga Pilipino ang kabutihan at magandang ginawa ng tumaong president, ang yumaong President Pinoy. Inalipusta, binastos at kahit patay na minumura pa ni Duterte Monyo. Pinakamasamang hayop sa Pilipinas. Gising na, bayan ko, sabi ni Marlene King. Marlene King ulit, ang dami ah. Good evening po, Karox. Naputol po ang comment ko kay Senator Coco Pimentel. Sana mabasa po ninyo. It is very sad ang nangyari sa asawa nyo na mismong kapatid niya ang lumoko. Ganyan din po ang nangyari sa amin, kaya naintindihan ko po. Panahon ang hahatol sa kanila at ang Diyos ay nakikita ang lahat. Si Rimulya ay pinagtatawanan ng Tevez Brothers gaya ng sabi ni Bantag, pare-pareho sila. Hindi mo ba napapansin, Karoke, mula nung umupo si Duterte Monyo ay puro kampo ni Taning ang namamahala sa gobyerno. Panginoon, maawa ka po sa bayang Pilipinas. Totoo yan, Marlene King. Ha? Reynaldo Gonzalez ulit, oh, sabi niya. Sabi ni Reynaldo, ang kalagayan ng Pilipinas ay tila Titanic na palubog pero pilit tinatakpan na wala namang mangyayari kasi sa paglubog din kakahinatnan. Nakakaya in state of the nation ni BBM. Mga dito to, kaya tama at si Madam Leni nung tinatanong debate, anong katangian ni BBM? Sinungaling. Totoo! Diba? Simple lang nung sinabi ni BP.
Anong katangian ni BBM? Sabi ni BP, sinungaling. Sayang ko lang si BP Lenny ng mga boss, no? Ang ganda, talino, maganda. At walang pers gentleman, ha? Talagang, at saka walang korupsyon. At the same time, walang dynasty, Okinawa, Japan, mga Pilipino, ano ba? Hindi, eh, bagay, hindi ko masisi, di ba? Hindi naman sila, eh. Smart magic naman na nakayari, eh, di ba? Saka itong Komulek, ha? Ramises, shout out. Ramises 2460. Party din si Pimentel ng problema. Ganon. African Sai, shout out ah. Ruben Amis, shout out sabi niya. Kahit Tagalugi ni Senator Coco, hindi maintindihan ni Robin Hood at ng mga barkada nito dahil sinasadya nila na huwag intindihin talaga kasi tinatamaan sila. Totoo yan. Ito. Alrem Morales, shout out ah. Sabi niya. Kawawang Pilipinas, Karox. Dasal lang talaga ang kailangan. At kumilos na ang mamayang Pilipino. Lay. 3JC Hope, shout out. Nasa shout out ko nun si Jane L to eh. Sabi niya, si Rox, syempre naupo si Bongbong. Gumanda ba ang way of living ng mga Pinoy? Si Rox, sabi niya, si Rox, since naupo si Bongbong, gumanda ba ang way of living ng mga Pinoy? Bumaba kahit konti ang mga pangunahing bilihin. Nagkaroon ba ng peace and order ang Pinas? Naayos ba ang drugs? Nahuli ang mga pulis? Yung mga pulis bang involved sa drugs? May nasintensya na ba? Yung West Philippines iba natin na ipagtanggol ni Bongbong laban sa China? At higit sa lahat, Sir Rox, meron na bang mabibiling onion rings sa McDonald's? Christian Cheng, oh, a pleasant evening po, Sir Rox, sabi. 3JC Hope na naman. Sir Rox, wala talaga tayong maasahan sa Bongbong administration. Dahil in the first place nga eh, hindi naman talaga service to the people ang dahilan ni Bongbong kung bakit siya tumakbong maging presidente. Kundi ang pabanguhin muli ang pangalan ng Marcos. Eh di ba yan ang sabi niya sa kanyang interview? So wala talaga tayong maasahan kay Marcos. Ayon sa, ayun, busy nga siya sa kaka-travel at inaasikaso ang mga hidden wealth nila. Totoo yan, my friend. Ha? Christian Cheng ulit to. Lahat nga po nagsipagtaasan. Ang di na lang nataas yung si Glorieta Macapal Arroyo este pandak ko na ano. 3JC ulit. Pero Sir Rox, ako ang basa ko dyan kay Bongbong eh, hindi niya ibibigay ang kay Sergeant Potpot ang presidency sa 2028. Siyempre, ang ipapalit niya sa pagka-presidente ay kamag-anak niya para protektado pa rin siya pagkatapos ang termino niya. Pero ang tanong, magagalit si Digong dyan. Ano kaya ang gagawin ni Diggs? Ako, basta Jane L ka, bibigay niya yan sa ICC, tignan mo. Oo, oh, hindi niya kayang i-resist yung ano eh. Yung mga Wibulong Brigade, bigay mo yan. Patay ka dyan. Ulul yan. Alam mo na ang gago, ba't pinoproteksyonan mo pa? Ganyan ang mga bulong dyan. No. Ano bang naitulong sa inyo? Ganito-ganito, ba't? Mamili ka. Oh, yan na yan. Ang bibigat ng mga Wibulong Brigade ni Ecstasy, ay Excellency, baka kala mo ha, 3G shop ka. Kisya siya yung ano ito. Sir Rox, salamat naman na hulaan na ni Senator Coco Pimentel. O eh, out na siya pag nagkaroon ng party-party uli sa tropang-tropang kurap. Oo nga, ikaw naman eh, Senator eh, nakikipag-party-party ka pa eh, di ba? Ngayon eh, ito ka ngayon. Christian Cheng ulit oh. Sana nga po, panindigan ni Senator Coco Pimentel yung mga banat niya sa administrasyon ni Ecstasy, Ex-ano, at kay Extra mismo. Tama naman po ang banat ni Coco sa, at sana estesona na ni Pulburon. Sana lang po huwag siyang kumambyo di tulad kay Magalong. Wala, nabudol na ano kay Magalong nung biglang sabihin niya na ha, ewan ko, ano ko si Magalong, bilib na sana ako bigla.
Wala raw alam si Digong saka si Bongbong sa ano, patay tayo dyan. Pisa ching ulit. Sir Ox, sabi po ni Atty. Enzo, Sir Kulix, Prof. Christian Esquera, si Marcos Sr. nanalo noon sa Comelec. Ha? Comselec. Si late President Cory Aquino panalo sa bilangan sa Nampril. Eh di si Tita Cory po talaga ang tunay ding elected president noon. Nadaya din po ni Marcos Sr. noon, katulad ng ginawa ni Ecstasy Extra noong ngayon. Totoo! Yun mismo ang nangyari, Christian. Christian Cheng ulit. Oh. Sabi po ni Professor Christian, kahapon sa live niya sa PACPERS, in-interviewin daw niya po si retired Brigadier General Eri Rio. Kasi may nag-comment po na bakit daw in-interviewin nga po ang TN Trio. Interview niya, pati po ang Nampril. Oh. Christian Cheng ulit. Sige po, Sir Rox, paalam na muna minaw. Salamat po sa vlog niyo. Mabuhay. Mabuhay, Christian Cheng. Cassandra Daisy, oh, shout out ah. Perfect speech, Senator Pimentel. Wala nang halaga ang piso. Wala na rin ang mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. O sa English, no respect to human rights. Bakit? Walang disenteng pagkain, sweldo, benefits at education. Pero ang sad, Mr. Rox, sa Warriors, hopeless tayong lahat until hindi hybrid election. Kaya, Senator Pimentel, please join in the electing reform. Otherwise, tapos na pagpili ng senador at congressman ng Comelec. Yo, shout out. Sabi niya, ang gobyerno ni BBM parang edad pataas lang, never na bumababa unless you're dead. Ganyan ang buhay sa kamay ng gobyernong adik at magna. Tayo tayo dyan. Shout out Jeff Ramos na Aunt Ryan Yumura, shout out ah, mga boss, ha? Mission accomplished mga boss. O, naka-isang oras may tayo, di ba? Ay ako. Meron ako si Puno. Ilang ano lang oh. August. Berna. Ba mga boss, September na. Malapit na naman ako tumanda. Fiesta po ng San Roque. Birthday ko po 'yon. August 18. Magandang gabi po mga boss. Good night. God bless. Yun na lang ang ano natin, magdasal. Na sana may milagrong dumating.